guys! Welcome back to my channel. Today, nandito na naman si Ate Apple. Mag-share sa inyo ng bago remedies. Ang remedies po natin for today ay ibang pamamaraan, organic na pamamaraan para mawala ang ating pimples. Kaya hindi na po tayo magpapaligi-ligi pa. Keep on watching! Ngayon po, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ano ba po yung mga organic na pamamaraan ng pagtanggal ng pimples para mabilis po siyang matuyo? But, bago po natin sabihin lahat ng ingredients na yan, i-discuss ko po muna sa inyo na pag kayo po ay nag-a-apply ng mga remedies or nag-a-apply kayo ng pampatuyo ng inyong pimples, minumukahi ko yung mga prone po sa mga pimples na yan, ay huwag muna kayong kakain ng peanuts. Ako po ay kaya matigas po kasi ulo ko dahil talaga naman ako ay inaakit ng peanuts na to. Talaga naman napakasarap kung gusto nyo po ng mga gantong peanuts. Ito po ay napakasarap ng ganyang peanuts. Talagang maiinggay nyo kayo dahil sobrang bango ng nasa loob niya. Sobrang bango po at talagang masarap. Kaya, ayan o, yung mga prone sa mga pimples, sa mga tagihawat na yan, huwag po muna kayong maakit dito sa peanuts at ganun din sa malalansang pagkain at ganun din sa mga remedies na kamatis na i-apply sa face ay agad-agad kayong magkakatigihawat kapag kayo po ay nag-a-apply. Nang pantanggal ng pimples, iwas-iwas po muna tayo kahit sa loob ng 1 week sa mga ganitong pagkain para po makita po ninyo na madry ka agad ang inyong tagihawat. At kailangan din po natin ng apple cider. Ito po yung isa sa mga ingredients po natin para mawala ang ating tagihawat. At kailangan din po natin ng pipino. Ito pong pipino ay nakakadry po kasi ng skin. Ito po ay napakabisa po sa mga pimples. Ngayon, ibababa po natin ang camera para makita niyo po ng buong detalye. Kailangan po natin ng 1 kutsara apple cider. Shake niyo po dahil napakaraming latak po niyan. Sayang po kasi hindi nyo, kumbaga, yung mismong ingredients niya ay nasa ilalim, sayang kapag po hindi na shake. Yan. 1 kutsara lang po. Tapos eto, hindi po natin siya kakaskasin. Hindi rin po natin siya, tawag dyan yung hihiwain. Ang gagawin lamang po natin, ganyan lamang. Bahagyang hiwa lamang. Hindi po yung kagaya ng hiwa natin dati na talagang pino. Ngayon po hindi. Ganyan lamang. Para makita nyo po, nalabas po yung katas niya sa mga gantong paraan. Yan. Bago, saka ito po ang i-scrub natin sa ating face. Yan. Yan na po yung itsura niya. Kitang-kita niyo po yung mga katas niya, kumakatas po yan. At yan ay mapapasama na sa ating face habang ini-scrub natin. Ididip lamang po natin ganyan. Kung ito po yung ating face, gaganyan lamang po natin sa pimples. Ini-scrub din po niya yung mga tagihawat po natin at ganun din po yung mga pimple scars. Nawawala din po siya sa pimple scars. Pwede rin po to sa mga pigmentation o sa ibang mga tagihawat na nakita nyo pong saksakan ng laki. Mabilis po madadry dahil lamang po dito sa ganitong remedies. Pwede rin po to sa mga dark spot. Napakabango po. Nananalo po. Alam nyo ba po sa remedies na to, mas nananalo ang amoy ng pipino. Napakabango. Parang natalo niya yung apple cider sa bango. Yung asim ng apple cider. Mas matapang pala ang pipino kaysa dun. Yan. Pwede rin po to sa inyong peklat. I-overnight nyo po sa inyong pong face. Pero ito po ay pagkatapos po natin ni-scrub sa ating face na ganyan, babaral lamang po natin kahit 3 minutes ang ating face bago saka po natin unlawan uli. Huwag nyo na po sabunin.
Lalo po tutulog na rin kayo, pero sa umaga, sabunin nyo po kung sa umaga nyo po siya in-apply. Pero kung sa gabi, wash nyo lamang po ng tubig. Pagkatapos po, yun lang, huwag nyo na po siyang sasabunin para at the same time, nandun pa rin yung katas ng ating remedies para mas tumalab siya. Yan, gawin nyo po ito ng everyday. At ito po ay para mabilis ang inyong mawala ang inyong tagihawat. Ganon din po yung mga pimple scars para mabilis po siyang mawala. At ganon din po yung pigmentation kung meron po kayong ganyan para mabilis din po siyang mawala. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Thank you po!